Hello, this is Clifford. In this video, papakita ko sa inyo kung paano mag-renew sa DHSUD or DHSUD or Department of Human Settlement and Urban Development, formerly HLURB, sa mga salesperson. So, meron yung mga salesperson namin na gaguide namin kung paano yung mag-renew. So, sa video na to, I will show you how this year, 2021, kasi last year, may pandemic at mayroong mga hindi ka makakapunta sa office, ganyan-ganyan. So, ito na steps na i-share ko ngayon ay para sa mga salesperson nyo if you are a broker or if you come here to my video na nag-type, nag-search, tapos nakita nyo ako na nag-explain. So, please subscribe to my channel if you are a salesperson that wanted to renew, na gustong mag-renew ng kanilang mga license, mga registration at accreditation sa PRC at saka of course sa DHSUD, ito yung steps. Okay, so let's go to my screen right now. Okay, so ito yung process ng renewal of a real estate salesperson for the year 2021. So meron akong ginawa dito, no, na form or a steps, no. So unang-una, get the PRC resolution. Ano yung resolution? I-print kasi ito yung kung meron na kayong ID or di kaya yung mga, kasi ang nangyari, there are yung mga previous, no, yung mga application, wala pang ID o wala pang lumalabas ng mga resolution. Before, ang tagal, mga more than a year or probably 2 years bago lumabas. But right now, siguro medyo yung iba nag-pass sa PRC, madali na lang lumabas. So, make sure that you have the PRC resolution. So, ano yun? So, I'm going to show you dito, no? So, ang gawin natin, you go to Google browser nyo or sa cellphone at saka yung keyword is yung name nyo, no? Tsaka yung PRC. Halimbawa, kung meron na kayo doon naka-download na PDF, mas mabuti. Pero yung iba, hindi nila alam kung saan kukunin or meron na bang lumabas. Kasi ang nangyari doon sa website, ang daming resolution number, board resolution number, tapos mahirap hanapin. So, mas maganda para mabilis, ganito ang gagawin natin. Okay, so type the name, your name, no? Tsaka yung sa PRC. So, ito yung mga merong resolution na nakapag-pass na before. So, renewal kasi to, di ba? So, iba naman yung video para sa mga new salesperson. Meron akong video doon. So, if you are new, hindi ito para sa inyo. Okay, so ang gawin ko, I'll try to type the name of one of our salesperson and then PRC. Example lang to, okay? So, yung one of the salesperson na under sa amin na salesperson. So, ito. So, nakita natin, ito yung lumabas tsaka ito yung name. So, mas madali lang. So, ito na yung resolution. So, 2016-157. So, kung makikita nyo, ito yung PDF form na ipiprint nyo na kakailanganin natin to present doon sa PRC yung board resolution. Kung titingnan natin, nandiyan yung mga names tapos kung kanino na broker. Ito yung resolution, di ba? Halimbawa, ito, name of salesperson, number 1, tsaka name of real estate broker, so kanyang broker, tsaka yung license ng broker. Okay, so yon. Now, let's go to next step is yung kung wala pa kayong units or required units training, dapat mag-attend ng real estate brokerage training. Or kung meron na, dapat naka yung certificate ng training is notarized. Get a copy, a photocopy, and then get the bring also the original. But keep the original, ang ibibigay nyo is the photocopy. And then next is yung certificate from PRC. Kasama na doon yung PRC resolution is to get a certification from PRC that you have the resolution. Ito yung sa PRC, no? I went there last week ata yun. And then you will pay iba yung sa salesperson amount pero hindi naman gaano kalaki yung certification. 120 siguro, or you will have the certification from PRC, no, as a salesperson, accredited salesperson, tapos madali lang, hindi naman siya matagal. And then, after that, meron ka ng certification, meron ka ng PRC resolution, tsaka yung training certification, real estate brokerage training na 12 units na and then notarized. So, proceed to DHSUD, no, to process. One day lang yun, madali lang. Basta yung cut-off, you get the cut-off time, yung papunta mo doon sa umaga kung hindi ganong maraming tao,
So you will get a number. Sa amin dito sa Cebu, meron yung ganyan, mga numbering. Tapos, paid lifetime ban. Ang kung gusto mo ng lifetime ban, kung yung yearly na surety ban, mas mababa, pero yearly ka naman magbayad. Sa lifetime ban ng salesperson is only 1,000. Pagka yearly naman, nasa mga 200 or renewal fee. Yun ang mga steps how to renew your accreditation and registration with PRC and DHSUD. Alright, so this is Clifford. Thank you for watching and please subscribe to my YouTube channel. Daha salamat.